high heat, yung minimum, maximum, wala po. Dati meron siya, pero dalawang brand po kasi itong Braun. Ito po yung number 51 niya. Tapos, ito po ang selection niya. Dito niya makikita, nasa manual po, kung ano, para saan po itong mga ito. Kaya kung makikita niyo po nakalagay, ito po sa dulo, minimum. Yung mahina lang po ang init. Yung sa susunod po, sa second, iyon po yung may steam na para sa cotton at linen. Yung pangatlo po, yung number 1 pala naka-off siya. Yung number 2, para siya sa cotton at sa linen. Yung mga bedsheet, mga t-shirt. Tapos yung susunod, yung sa medyo makapala na. Yung pang makapala na siyang tela. Kagaya po ng mga pantalon, yung mga jeans, yung mga maong. Ayan, ito po yung number 3 na steam. Ito po yung sobra na init. So, karaniwang ginagamit ko is yung pangalawa lang. Yung mga t-shirt, bedsheet, manipis na pantalon, ito lang. Kung ayaw mo naman na may steamer, off mo na lang siya. Without the steamer, just turn off. Tapos, ito po ang lagayan ng tubig. Yan. Dito po natin ilalagay ang tubig. Gamitan nyo po nito kasi pag bote ang ginamit nyo, patapon lang siya. Tapos, yan, yan. At make sure po na ang gagamitin nyo sa inyo is steam iron ay distilled water. Bakit? Kasi po napansin ko, sa una kong plancha na steam iron, ang ginamit ko po tubig sa gripo lang. Yan po palang tubig sa gripo, yung tumitigas. Kaya po yung dati kong plancha, umangat siya. Umangat siya sa gilid kasi nung binuksan ko po siya, pinakailaman ko, namuuna po yung tubig sa loob. Hindi po pala dapat gumagamit ng tap water. Kasi nabubuo po siya sa loob. Kung mapapansin nyo po yung mga electric na thermos nyo, kung mapapansin nyo para siya may namumuti, yun pala yun. Yun po ang sumisira ng plancha. Kaya dapat po gagamit kayo ng distilled water. So, ayan po. Ito, try natin siya. Para malaman natin kung iinit. Kapag maglalagay po kayo ng tubig sa iron, make sure po na hindi nakasaksak. So, gagamit tayo ng distilled water.
Yan ang sinasabi ko, sobra init. So, ayan po yung ilaw niya nag-stop, ibig sabihin po niyan mainit na. Pag nag-blink siya, ibig sabihin po na nag-automatic. Gaya nga po nung sabi ko, i-off nyo. Kung gusto nyo mamalan siya ng may sa t-shirt. Yan. Tapos bedsheet. Yan. Off na lang po muna natin siya. Dito nga po yung lagayan ng tubig.